Pero ito tol, pag nanalo dito ang Arkangel Esports, markahan nyo na yun si Escalera, tol. Markahan nyo na. Actually, piling ko, markahan nyo na lahat ang pangalan, Pag nalo, ang daming nilalaro, tol. Parang lahat ang sumakay sa jeep niya. Gets niya, no? Oo, ang dami niya na kasing nakilala na uri ng tao, di ba? Doon pa lang sa pagsakay ng jeep, madami ka na makikilala. So guys, ang tanong, is this the final game? Or i-extend ba to ng Cignal Ultra? Shin, this time, sige, kakampi ako sa'yo kasi gusto ko pa makita ng maraming ML action. So Cignal Ultra din ang boto ko, even though yun nga, nasabi ko yung point ko kanina with the carry. But then again, eto na. Naniniwala ako kasi Cignal Ultra is now adjusting. Oo nga, nag-adjust sila bigla, no? I like that, putting Hades on the carry. Kasi as long as di mo pa rin mahuli yung carry, mag-i-scale yan. In terms of heavy scaling, ang threat na lang kay carry dito, si Saksa. Ay! Yun lang. Ang ganda ng angle, obvious angle, nakita mo yun? Oo, tsaka sa likod kasi nang galing yun, yung problem. Likod yun, mahirap makita sa cellphone yun, ha? Oo, pag galing sa likod, oh no, this is... aggression na nagmumula sa Arkangel with the Selena arrow in the threat in the bottom side. They are now utilizing the cannon, pero mukhang dedepensahan na to ng Cignal Ultra kasi alam nila na pwede mapush. Hades and Vensati re-responde, pero wala na silang aabutan. Yes, of course. They're just gonna be going for that shove then, and of course manage that lane once more. Double back pa rin naman si Hades dito. He's gonna be getting that crab coin. Rumikol at nag-reset na rin ang mga membro ng Arkangel Esports. They're happy with the first word. Yasuo duels up with the Yuzong. Ang inaalala ko lang yung Yuzong, yung impact talaga ng Yuzong. Pero iba na may hawak ng Yuzong dito eh. Si Rhea na. Si Rhea na. Si Rhea. Rhea alcohol, mga kaibigan. Ang tingnan natin kung siya ba ang magtatanggal ng germs sa side ng Cignal Ultra dahil mukhang ang pumipressure pa rin ay ang Arkangel. Lalo-lalo na sa baba. Talagang gusto nila i-shutdown si Chujin dito na naman. Question, tingnan mo, nakaabang na. Si Keke, nakaabang. Op, na-arrow ko tunay. On that part, focus on Tutus Jin, hindi na naman. Of course, yun yung power ng frontline dito ng Cignal Ultra, tol. And again, yung Valor, grabe sumuporta. Kaya nga, tingnan mo, bantayan mo to, ang solid nung front and back formation dito ng Cignal Ultra. They were able to slay back onto the Selena, force the flicker out mula dito kay Saksa. Bensanity goes for the chase down. Eason Mamba out, all four na ko dito. Escalera! Oh! Pinagtitira-tira ni Escalera, pero may unting bawi dito, sinaparing Chu Jin. Pero... no clutch moves. Ay nako, si Hades overstaying. Huli ka mula kay Saks. Ay nako, muntikan. Hindi umabot. Walang flicker si Saksa, no? Wala. Man, that is the discipline coming in from Saksa. Siguro kung ikaw yung direct na yon, Shinbo, hinabol mo yun. Kaso, hindi ikaw yon. Si Saksa yon. Sabi ni Saksa, teka lang, discipline na lang, Kuya Manjin, Kuya Shinbo. Kailangan mag-ingat ng Cignal Ultra dito. Again, they're backing up on the carry damage in the late game. So, bawal talaga mamatay si parang Hades dito. I feel like they're playing this well kasi yung formation nila talaga front back lang eh. Nagiging malalim na yung Arkangel Esports masyado. Be careful then, no? It's starting to feel like they're underestimating the power of, again, uulitin ko yung frontline ha, Ultra, Esmeralda, tapos may Valir sa likod. Diba? Kompleto, eh, no? Kahit atas ka, aaray ka pa rin dyan. Hindi ka makakalapit kagad, no? Makakalapit kagad. May kulak sa'yo kung ga may checkbook. Kailangan mo pa yung ID mo para lang makalusot. At ayun, speaking of lusot, mukhang nakalusot sila dito sa Tudel. Basta ang Black Dragon form. Habang yung Fireboy, binabato lang ni paring Imba DJ. Nagkakalituhan na ang Angel. Pero patay yung Lunox. Ata, off-cam kill. Pero eto na, knock-up coming in para dito sa Arkangel. Eto na ang pagbago ng api. Yung tulak. Kabigin. The firewall. Pushing fireball. Oh, arrow. Ang tapang na Imba DJ dito. Aba, sumasidestep pa dito yung Selena natin. Ano lang siya pickin si Imba DJ. Pero kasi alam natin yung ginagawa ni Imba DJ. Ano yun? Dinedelay niya mga membro kayo ng Arkangel Esports, especially like Hades here. They got push here as well. Also the bottom lane to go for the push. Yung signal talaga. Ang ganda ng direction ngayon nila. Man, that is a classic MOBA strat na kailangan mong pilitin yung clash para makapag-push yung kabila. So shout out sa mga coach natin dyan sa mga rank games na, sige, push nyo, magka-clash ako. Ganon ang nangyari para sa side ng Cignal Ultra. Item check tayo, Koishin. Yes, looking into the items, guys, the one with the best command here would be of, again, Hades here at 3.7k. Pa-funnel ng todo. Carry dito. Yun nga yung sinasabi natin. Yeah. Feeling ko madali pang team fight nga yung Lunox, pero hindi Lunox yung headline dito. The Dairot is also
Nadadali. Magaling mag-clear yung Dairot, pero magaling mag-clear yung Dairot, pero hindi niya matatalo yung carry na may kasama din. Yep. Bet the slow from the frigid breath will get that ano. Pero eto na ang dragon! Ten. Nalaban nga ba sila dito? Yun na yung dragon tail natin. Pero wala sa likod yung squid. Yung squid, one piece pala. Ten. Big carry kuno. Lumipad eh. Ang layo nung lipad nila. Layo talaga. Nakataas hanggang gitna eh. Sinundan ng camera eh. Minsan ka lang kasi makakita ng dragon sa buong buhay mo, Koeshin eh. Hindi naman talaga nakikita. Mainit ang laban, mainit! Sabari eh, Distol, kung gusto talaga nila madali to, naka-Eason yun. Naka-Eason or Selena. Pero there is a heavy demand na mahuli itong carry na to. And that is a very good comp. Yun ang masasabi ko. Men, the Lunox is not enough for this. Mukhang sasabihin ni Eason dito na Kuya Manjin, alam mo, mali ka talaga ng sinabi. Papakitaan ka na ng malupit ang galaw dahil endless battle na si Kuya Hades, the king of the underworld. Ladies and gentlemen, kompleto pa siya sa buffs. May mahuli dito si Paring Vitality, pero si Eason may counter go. Tapos ayun, yung calling star mo ni Paring Chujin. May stand pa with the bursting fireball. Hindi tumama yung pana. Pero sino ang matataya? Si Ben Sanity na Swanity ng Arkangel Esports. Ano kayang item ni Eason? Doon ako na curious talaga. Ang tagal pa rin na burst ni Eason doon. Ay, wala pala yung carry. Push lang talaga trabaho ginagawa ni carry para maka-establish ng pressure dito against Arkangel Esports. At hindi ka kalinis yung bawing kill na nakukuha ng Arkangel Esports. Tanging si Ben Sanity nga lang yun na maalam pa si Yasuo. Push type si kuya. Aray ko babes. Ang kati. Ang kater talaga to. Ilang hits na yun. Lugi talaga yung Atlas dyan eh. Kahit may extra armor ka ng perfect match eh. Kasi health base eh. Naka true damage tol. Alam mo kapag true damage. Totoo yun eh. Totoo. Yan meron ako. Sabihan, di ba? The truth hurts. Kaya true damage. Buti pa yung ano eh. Buti pa yung damage ni Kari. Totoo eh, no? Oo eh. Pag-ibig, hindi eh. Pag-ibig, hindi eh. Ako, itagilita ata si Chujin sa position. Ay! Oh, no! Clarification? Ay, buhay! May shield! Not enough yung damage ng Archangel! Eto na ang pagbago natin! Ay! Eskalera! Bumibera! Question! Fatalik sa tatlo! Ako po, Eskalera! Kumambyo na! Primera klasiko! Ang pagkambyo! Charichuro! Charichuro! Dumaan lang si Shenron! Wala si Shenron! Doon yun yung problema! Split push! Alam niya, hindi siya ipang split push yet. Dapat yung carry, not si Hades, not nandun siya sa bakbakan kaagad. Look at the instant replay here coming in from Gillette. There he is! Tingnan mo si Rhea dito. Nasa mid eh. Hindi nasa sure eh. Mid eh. Oh. Pero ano ha, this time Archangel, sobrang clutch yung outlay sa baba. Hira ka makakita ng ganun eh, na sumusunod na Order of Brilliance. Kasi alam niya na si Eason, kumbaga, kakambyo na din si Eason. Si Eason yung nagday na kumakambyo eh. Kung ako nag-Order of Brilliance, patakbo ako eh. Patakbo ka eh. Eskalera, paharap. Paharap. O, ayan na naman. Oh, Dragon ka. Butterfly. Butterfly effect. Ay, lipad din. Eskalera! Ang bumipirada dito sa side ng Arkangel Esports. Ayun na naman! Hilirak! Yun na, nadali na. Pero tapang talaga ni Eskalera dito. Isipin mo, kinaya mo palipatin ng game si... si Yuzong. Umayaw. Lumipat ng game eh. Kasi di siya makawala. Update na rin. Eskalera, wala pang ano yun, Calamity Reaper. Support lang talaga, no? You know, Necklace of Durance, Enchanted Talisman, yun lang. Utility, Tushjin Ear attempting to jump, not yet. Guys, eto nakakatuwa. Sa dami-dami nang naganap at nangyari, anybody's game na po to.
Ano ba 'yung sinimula? Hindi ko na alam, question po. Masaya na lang ako kung merong mananalo. Kung merong mananalo. Kasi alam din ng Cignal Ultra 'yung weakness spots nila eh. Pero alam din ng Arkangel 'yun. So both guys are aware kung ano 'yung mga dapat i-punish at kung ano 'yung mga dapat ituloy. At mukhang itutuloy na nga ang laban, tinamaan ng para ko, Shin. Yep. Oh, the stun here para kay Imba DJ, pero double fatal links pa rin nakuha ni Isod dito. Killing spree naman. Maalamin ko pra natin, pero may boy ginawa agad dito. Syempre X na Selena, that would be a baby getting him. And I'll go for Isod. Tagos si Isod doon. Talon si Hades pahabol doon. You got two Jin going for Yasuo. Ang bagay ng mga kills na nakuha dito, pero mako-kompleto. And again, after that si Yasuo, escalera ang isusunod niya. Ang mapaharap! Mapaharap! Try ko lang pala. Kahit back na abutan siya ng mga shuriken mahapde. Dito, mula kay Hades. Sabi ni paring Hades dito, hindi na pwede yan. Escalera, napanood na namin yan. Ilang beses, tatlong beses na nag-replay sa YouTube. Total. Of course, eto na nga, 10-12, libreng Lord, sakto pa, na nasa gitna, nagsimula yung pagpitas na yon. Pero mukhang nandito ngayon, si kaibigang Eson, mukhang nadalihin niya ata itong Lord na to, kay Jim. Kaya? Kaya ba? Kaya ba? Munti kayong araw pumasok si Isod dito. Fatal Links ulit, round 2. Pero nilabas na ang dragon, nilahabol ngayon yung Selena ngayon. Imba, DJ appeared, ladies and gentlemen. Awalan ko DJ sa may pinakalikod. Pero nakatakas pa rin yung Selena. Mga kaibigan, what a crazy game. Mula dito sa Cignal Ultra Energy. Pakasok nyo na to! Pakasok nyo na itong dalawa! Thorn! May group B pa, Thorn! Feeling ko, itong dalawa. Mainit din eh! Oh my God! We need a game 5! We need a game 5! May Imba DJ sa likod, nagulat ako. Oh my God! Iba si Imba talaga si DJ eh, no? Oo, ginagawa niyang Luigi yung baller eh. Yung baller eh. Nakapunta sa likod. Parang siya pa yung Luigi eh. 11-12, grabe yung laban doon, close fight. Naku, ito, yung Lord. Si Lordy Kicks. Ay, Kari still carry ha? Kari is still carry dito. Oo, tama. And this tama, is carry with the Lord. They can go focus for the push. Tama. Isod dito na mga setup bibigay. Ibibigay ng Archangel ngayon. Pero problema, top lane din. May Yuzong. This might be it. The base is crumbling steadily. Nako, tignan natin. Ito na ba? Is this the final fight? Okay, is this the final countdown? Pero, kalma lang. Sinakripisyon na ng Archangel yung kanilang Tori dito. Man, parang tagilid din yung Archangel sa teamfight kasi puro sila single target kung iisipin mo eh. No? Masha, tsaka ano, yung Dairoth. Meanwhile, yung Cignal Ultra, Combolicious. Tapos ko natapos din talaga. They went for the top lane side. They got the clear. Focus on to Isod. Fatal Links. Hindi pa Mabotore yun, multiple ups, mega kill, siya tries to get the target to Hades Iba DJ, pero with the free hit that Hades have, there's really no chance that you can beat Escalera. No, hindi para talaga. We have a game 3, tumawag na naman si Ginoong Valdez, Cignal.